Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Ito ay Hunter x Hunter manga series. Balik tayo sa pinagmula natin. Dahil nga may mga chapter na naman na nare-release ngayon sa Hunter x Hunter. Dahil ito ay matagal na nating hinihintay, kaya samahan nyo ako sa pagpasok natin ulit sa Hunter x Hunter world. At mga katambay, sasabihin ko na medyo dadahan-dahanin lang natin dahil mahigpit ang manga chapter ng Hunter x Hunter. Pero kahit ganon, syempre maiintindahan nyo pa rin ang kwento. Pero bago tayo mapunta dyan, ay alam mo na, like at subscribe at pakihit ang bell para maging updated sa mga parating na video. At pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, simulan na natin yan. Let's go! Nagpapatuloy ang kwento sa tatlong miyembro ng Siu family na si Hinrai ang conjurer, si Lynch ang emitter at si Sakuro ang manipulator. Dahil nga gusto na nito na sugudin ang Hailey family dahil doon sa ginawa ni Hinrai na pagpatay doon sa dalawang Royal Guard ay nakita ito ng mga tao doon sa barko at nagulat sila dahil bakit may gano'n na nangyayari. Na inakala pa nga na binaril nila ang isa't isa. Yung tatlo dito ay nagpatuloy lang sa paglalakad na parang walang nangyari. Sinabi pa nga ni Sakuro dito na ipagpapatuloy na daw nila yung paghahanap nga kay Hisoka. At si Hinrai naman dito ay sumang-ayon na binilinan pa sila Lynch at Sakuro na wag nga daw gagawa ng kung ano pag nakita na nila si Hisoka. Pagtitripan daw muna niya yung ibang taga Hailey family para nga sa kanya mabaling yung atensyon at para hanapin na din niya yung babae na nakita niya last chapter. Pagkatapos noon, pinagpatuloy ni Lynch at ni Sakuro ang paghahanap kay Hisoka at nagkumpisa sila doon sa ibang kwarto at inutusan nga nito yung mga dugo niya para mas mapadali ang trabaho nila. Nga pala mga katambay, itong si Sakuro ay isang manipulator na nakokontrol yung blood vessel. Nang makita nga na ginagawa na naman ni Sakuro yung pagkokontrol sa dugo, itong si Lynch ay nandidiri daw. Lagi na lang daw pag ginagawa ni Sakuro yon. Bakit ang cute nga daw nung mga yon at ito daw yung malaking tulong para mahanap itong si Hisoka. Hinawakan pa nga ni Lynch yung isa sa mga ito. May mukha pa nga at kahit pisilin nga niya ay bumabalik lang sa dati yung anyo. Tinanong ni Lynch kung paano nga papatayin yung mga dugo ni Sakuro. Sinabi naman ni Sakuro na bakit naman daw ganun yung balak ni Lynch. Mawawala daw yon pagkatapos ng 30 to 40 minutes at babalik ito sa pagiging ordinaryong dugo. Dahil mawawala na yung nakabalot na nen. Ang plano lang naman daw nila ay makahanap ng lalaki na kakaiba ang kilos at tanungin yon, sabi ni Lynch. Na kung may tinatago ito, lagi na lang daw ganun yung plano, paulit-ulit na lang. Habang yung dalawa doon ay naglolokohan, si Hinrai dito ay seryoso na nagmamasid sa mga tao na dumadaan at sa paligid nitong si Hinrai ay may mga nakabantay na mga kalapate. Para saan kaya ito? May nakita siya dito na Royal Guard at mga tao na nagsiselfie. Nagpaalam ito kung pwedeng makita yung mga picture. Habang tinitingnan ni Hinrai yung mga picture ay may napansin siya sa huling picture at nakita niya yung hinahanap niyang kakaibang babae. Sa isip ni Hinrai ay gusto nga daw niyang tingnan yung hallway hanggang doon sa general passenger area dahil ito lang daw yung tanging daan para makapasok doon sa mga kwarto. At ito lang daw yung tanging daan na pwedeng puntahan ng mga tauhan ni Morena at maaaring maramdaman ni Hinrai yung mga aura nila dito. Sinabihan ni Hinrai yung mga turista na kukunin daw muna niya yung camera dahil kailangan nga daw niyang malaman kung andon yung hinahanap niya. Makukuha din naman daw nila yon pagkatapos ng investigasyon. Nang makuha ni Hinrai yung kamera ay ginamitan niya ito ng kanyang abilidad at ginawa niya itong pusa. Pinapwestiyon niya ito doon sa fountain at mistulan itong parang CCTV na nagre-record na nakatapat nga doon sa pinasukan ng babaeng hinahanap niya. Naniniwala nga daw itong si Hinrai na sa general passenger lang daw naglulungga yung mga miyembro ng Hailey. Dahil nga doon sa impluwensya ng pang-apat na prinsipe na si Cherednich ay kahit anong gawin daw ng Hailey family ay magagawa nila. Kaya hindi pa daw nila masasabi kung ano pa ang mga susunod na mangyayari o gagawin ng mga ito. Gagawa daw kaya na malaking kaguluhan ang mga ito. Pwedeng ganun daw yung mangyari at isang beses lang daw yung gantong pagkakataon para harapin yung mga ganong pangyayari.
Habang nag-iisip itong si Hinray na kung ano ang gagawin niya, ay may mga lalaki na nagmamasid nga sa likod niya at nakikilala nga ito na underboss ng CEO family. Nag-iisa nga lang daw itong si Hinray, minamaliit daw ba sila nito? Hindi nga daw nito kakayanin pag tatlo sila. Sabi nga nung isang lalaki, hinay-hinay nga lang daw sila, hindi daw ba nila napansin yung N ni Hinray? Panigurado na pag nasa 5 meters distance sila nito, ay malalaman agad nito yung binabalak nila, sabi ng isa pang lalaki. Sinabi naman ng isa pang lalaki na mauuna na daw siya at sila na lang daw yung bahalang tumapos doon kay Hinray. Napakasimple naman daw nung balak nila pag ganon. Nagkulitan pa nga yung dalawa sa mga misteryosong lalaki. Pinagtatalo na nila kung sino daw yung magbibilang ng assist points sa binabalak nila. Sabi ng isa ay syempre yung boss nila kasi yun daw yung kakayahan nito. Na ang tinutukoy nga nila ay si Morena. Natural lang daw na yung game master yung magpapas siya. At sinimula na dito ni Paduil na may level 29, conjurer siya. At yung dalawa na si Kirol na emitter at Deberales na enhancer. Level 22 at level 24 silang dalawa. Kumilos na nga dito si Paduil at bumunot nga ito sa tiyan niya at binago nito yung hugis ng kamay niya na naging isang martilyo. Tinawag nga niya ito na Lethal Weapon Disorder dahil nga daw kay Morena ay nagagawa niya na ang mga ito. Para nga sa boss nila ay gagawin niya ang lahat kahit na ang makapatay. Diretso lang sa paglalakad si Hinray at itong si Paduil ay pasugod na at nang ipapalo niya na yung sandata niya ay may biglang tumali doon sa kamay niya na posas. At nakaduktong pala ito doon sa mga kalapate na pinalabas niya. Sabi nga ni Hinray dito ay kala daw ba niya gagana yung ganong galawan. Pagkaposas nung kalapati doon kay Paduil ay bigla itong kumabit sa kabilang kamay nito at natuluyang malak at maposas. Tinawag nga dito ni Hinray yung dalawa pang kasama ni Paduil at pinapasugod ang mga ito. Tapos pinapatawag pa ng mga backup kung gusto daw nila. Marami pa daw kasi siyang kalapate. At ang ginawa nga nung dalawa, pinagbababaril si Hinray pati yung mga kalapati nito. Pero ang paliwanag lang ni Hinray ay gawa sa normal na posas yung nasa kalapate. Pero nababalutan nga ito ng Nen kaya baliwala yung mga bala na pinapatama nila doon sa kalapate niya. Habang nakapokus si Hinray doon sa dalawa, bigla na lang sumugod itong si Paduil at tutusukin ng drill si Hinray pero nasalag nga ito ni Hinray. Kaso nga lang tumagos ito doon sa palad niya. Ngayon alam na daw niya na kaya daw pala nito na baguhin yung kamay niya kung anong armas ang gugustuhin nito. Sabi naman ni Paduil ay marami daw pwedeng paraan para mamatay. Iba't ibang style para sa iba't ibang tao. Kaso nga lang may dumapo na naman doon sa paa ni Paduil at naging posas ito na kumakabit doon sa kamay niya kaya medyo hirap siya ngayon sa paglalakad. Sabi nga ni Hinray dito ay ano nga daw ang gagawin nito ngayon. Mukhang yung mga kasama nga daw nito ay umatras na at papabayaan na siya. Wala daw siyang pakialam, siya na lang daw ang gagawa at tatapos nga daw kay Hinray. Di daw siya mapipigilan ng mga posas, sisirain lang daw niya ng palakol ito. Kaso nga gagawin pa lang ni Paduil yun ay ginamit na ni Hinray yung kamay ni Paduil at tinaga doon sa leeg nito. Di daw mangyayari yun at madalang daw yung ginawa nitong si Paduil na naging hunter at naging prey. Para bang yung sinasabi ni Hinray dito ay siya yung hunter pero siya yung hinahunting. Ano daw ba yung nangyayari? Nagtatago na nga lang daw siya tapos ganun pa. Kailangan na daw niyang umalis dun. Samantala yung dalawa nga ay umalis na dun. Delikado daw pala yung mga kalapati na yon. Ano daw gagawin nila? Sabi naman ni Deberales ay ere-report nga daw nila yon kay Morena. Buti na lang daw di sila nadukot. Ayaw nga daw niya matorture para lang maituro sa kanila kung nasan yung hideout. End of the chapter. Okay, isang ma-action na chapter. Malakas pala itong si Hinray at yung mga kalapati nito. Napaka-useful sa labanan. Ano pa kaya ang mga masasaksihan natin sa next chapter? Salamat sa pagnood mga katambay at see you sa next video. Over and out.